Hello. Good morning. Good afternoon. Good morning and good afternoon to everybody. It's a Saturday afternoon once again, all about safety with Tito J, and we have a very big time guest for all of you listening, listeners. But before that, I would like to greet this DMCI, the handsome and gorgeous ladies of DMCI CPBU Ready Mixed Concrete Batching Plant all over the country, to their boss, Engineer Francisco Salameda, Mr. Martin Coresca, Engineer Raymond J. Bergo, Engineer Tata Habilio, Mr. Jarius G. Cordova, Mr. Chris Salonga, Attorney Carmelo G. Singson of Lingayen, Pangasinan, Administrative, I think this must be the Administrator, Pangasinan Administrator, Chris Caracas, and Rikian Capuno, all of Environmental Health and Safety Personnel and Staff of Mr. G.P. Bedano, Mr. Dan Bedano, Mr. Celedonio Arceo, and especially to the good-looking guy of another safety officer, PCO2 and Safety Officer 2, Randy Espinosa Ignacio. And also to E.E. Black, engineer or architect Victor Katakutan? Talikuran, I mean. Sorry, Vic. By the way, before I introduce my guest, we had an accident again there at the Sogo Hotel. The demolished building had two fatalities. The Dragon Boat team also had some issue, two died. So this is very, very bad. And now we'd like to greet our sponsors. So if you're looking for doorways that would prevent insects from coming in and maintain your room temperature, use Visiplex strip curtains. They are exclusively distributed by Doorflex. And you could call them at 842-2654, Doorflex of Engineer Ramon Ang. And they also have impact doors that could really withstand the impact of any trolleys, pushcarts, pallet racks. Pag kayo po ay nagmamadali, ano? At kailangan nyo matibay na pinto, yung DMF High Impact Traffic Doors is the solution to your problems. So call on Doorflex of Engineer Ramon Ang, and for any rigging, lifting, transfer, movements, plant relocation, equipment, and machinery handling, call on JLF Project International Inc. And I would like to introduce my guest, the president of the Safety Organization of the Philippines Inc., no other than Mr. Eros Sunig. Boss Eros, magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat na nakikinig sa iyo. Oh, at para lang po sa kaalaman ng ating mga nandiyan po, na bago lang mga bata, ano, na siguro may ambisyon din silang maging safety officer ninyo or maging katulad ninyo, maging balang araw, maging presidente ng prestigious safety organization. How do you came about po naging safety man kayo? Yeah, I was with Shangri-La Plaza then in the year 2002. My boss told me to look for a prestigious organization that our organization be a member. No? Mm. So I looked for in the internet. I discovered safety, Organization of the Philippines Incorporated. So immediately I go to their office and apply for membership. And since then, since 2002, I have been a member of SOPI, and I became the vice president in 1992. I became vice president in 1997, and became the president in 2003.
So, tagal na po, no? I think in the 1990s when my father was still a contractor sa SOPI, ang presidente niyan po hindi ba yung taga PLDT? Maraming yeah, mga si Engineer Lagan. Oh, si Engineer Lagan. I was the vice president for kayo 7 po, years. No, ni Engineer Lagan, ayun, nasa ano, natatandaan ko na siguro magkasing edad kami nito ni Mr. Suniga kasi 1990s pa rin nang ako nagsimula diyan sa safety. So, yun yung binaybay niyo pong tahakin ninyo, no? Na from being the vice president to the president and now one of the leading advocates and El Capitan of SOPI, no? Meron ba po kayong na-experience po? Di ba siyempre, pag-organize po ng isang organization, napakahirap. Paano nyo po nabuo lahat yung mga magagaling at gwapong mga safety officer consultants na yan? Like any organization, yung organization namin, nagdaan din sa kahirapan. Aha. Sabi nga, lahat ng organization, bumababa, tumataas. Mm-hmm. So, I became the president at the time SOPI was at the ebb, no? Lowest. Okay. Uh-huh. So, I was facing a blank wall. How would I start? Okay, so, I talked with all the old members. Mm-hmm. And I think I would say beg them to help me. Because I am now at the helm. Uh-huh. They call, help me because I am facing blank wall, so we will go nowhere. Mm-hmm. Hindi mo nyo ako tutulungan. So, nagtulong-tulong po lahat. And then, hanggang sa tumaas muli yung ano ng SOPI. Yung membership. Membership. So, yung paano nyo po ba, limbawa, siyempre isang organization, kung mga tao lang naman, may mga corporate na tumulong po sa inyo. No? At the time, I assume the presidency, we have only about 6 institutional members. 6? 6. Ngayon po ilan? We have about 600 to 700. Grabe. Institutional members. Do you believe that? We have about 3,000 plus members, individual. Kaya no, nakikinig ka no, na Engineer Dayan Pamposa, so from 6 to 700, no? So these are the people that really put in their time, their money and hard work in what is SOPI today. So, Moral, you know, sir, SOPI was organized in 1959. Actually, this is our 60th year. 60th year? Yeah. Yung una pong nag-organize dito, yung malalaking kumpanya sa Pilipinas, kasama po yung PLDT, yung ating pong San Miguel, Unilab, Meralco, Napocor. Yung lima po ngayon, ang original ang sa pillars, no? Yeah. SOPI. Mm-hmm. Okay, hanggang sa meron na kaming ibang ano. Actually, we have 15 directors, no? From all prestigious companies. 15 sa ngayon po. Apo. And then, yung mga kasamaan ko dyan, na mga practitioner din o mga consultant, madali ba humapa-membro dyan sa SOPI? Paano po ba? Basta po may advocacy sa safety, wala pong problema. Ayaw lang ho namin yung mahirap. Mm-hmm. Mahirap kausapin. Gusto namin mayaman na kalooban. Mm-hmm. Ibig sabihin, bukas sa pangkaligtasan. Opo, kasi I remember talaga nga, may inimbita niyo ako nung araw para magsalita dyan sa tungkol sa lifting, no? Dalawang beses. At yung, kasi I remember that time, may kinuha niyo ako dahil nagka-problema sa mga ibang lifting jobs sa mga ano. So, ngayon po ba, anong nakikita niyo mong problema? Saan po? Saan po? Sa industry, sa construction po ngayon. Ano po ba nakikita? May nakikita ba po kayong ano? O meron kayong gustong i-discuss na yung mga batas po na hindi po nalalaman ng mga ordinaryong mamamayan po natin? Okay. Noong 2017, actually this was started in 2010, mm-hmm. yung ating pong paghamon ng batas na 11058. Ah po. Republica. I was a member also of the Technical Committee of Congress. Mm-hmm. Kami po ang nagbolde ng batas na yan. Mm-hmm. Okay, sinimula namin 2010, na-approval lang noong 2017. Mm-hmm. Dalawa pong version yan, Senate at saka Congress. Yes. Sa Congress, meron pong criminal liability. Mm-hmm. Sa Senate,
ano, financial ano lang, money, yung penalty. Mm-hmm. If ang inapprove po ng ano, ng bicameral, mm-hmm. yung pong ano lang, yung financial. Okay. Yeah, yung pong pinapatupad ngayon. Yung okay. financial, ano po, yung fines? Yung no? maximum of 100,000 per day. 100,000 per day. Pag kayo nagkaroon ng mga violation dito sa... Violation po. That's the maximum. 11,058. No? Yung an act enhancing occupational safety and health and providing penalty for non-compliance thereof. Yung po ang title ng batas. At ang kanya pong ano, kanya pong... implemented rules and regulations by Department Order 198-18 na naging ano po yun, naging effective noong January 19 po, 2019. I see. Eh ano po ba yung may sinasabi pa po kayo sa isang batas po, yung 198? 198 po, yung implemented rules and regulations ng 11058. Ah, yun ang implementing rule. Yun ang, ano tayo sa... Kumbaga sa ano, yung... IRR, no? IRR ng... implementing rules and regulations. Yun yung kung paano patutubadin yes, po itong batas na to ng... ayun, yung pala yun, di ba? Dayan, pagka nagpa-interview ka na uli, di ba? Sa at safety center. At marami na pong sumunod na advisory nun. Ang una na advisory is advisory for just 19. Mm-hmm. Yung empowering the HR of the company to certify the safety officer from SO1 to SO4. Right now, that is the being done. But dati po ba? Hindi po... It should be the, ano, the DOLE should certify. Mm-hmm. Actually, dati accreditation. Mm-hmm. But accreditation now is not compulsory. Mm-hmm. Because of advisory for this 19, the HR now has the power to declare you or certify you as the SO1 or hanggang SO4. Of course, you have to submit your certificate of completion. So, yun pala mga rules po ngayon. Yung HR na ang po pwedeng mag-certify. So, eto kasi, nung araw, wala naman pong SO1, SO2, wala SO3, po. SO4. Actually, wala na rin po sa batas yan. Umasok lang po yan sa Department Order 198-18. Mm-hmm. Pero wala po doon sa 11058. Okay. So, bago tayo magpatuloy po lahat, ano, gagawa lang po tayo ng konting kaperan at hanap buhay sa para sa ating mga sponsors ng ating programang All About Safety. So, para po kung mga humahanap po kayo ng para sa warehouse ninyo, mga production doors, para sa control rooms, at mga connecting entrance sa mga meron pong chillers, mga freezer room, at kailangan niyo po ng hygienic at temperature control sa loob, ano? Isipin niyo po lagi ang produktong Dorflex, ano? Meron po silang DMF Rapid Roll Door roll doors, ano? Model RL3000, ano? Ito po, mabilis po. They have a high speed of 1.2 meters per second. Opening speed, ganyan po kabilis ang itong mga pintong ito. So, hindi po lalabas lagi ang mga lamig dito, ano? Siya po reliable, convenient, at safe. At ang isa pa po sponsor po ng JLF Project International, ang JLF Project International Inc., sponsor po yan. Para po sa inyong mga rigging, transfer, mga crane at forklift, creating materials. At makinig po tayo sa isang magandang awitin pong ito. Thank you.
at walang kasama. Di ko makita ang ating pag-asa. Sama-sama sa langit ng pag-asa. Ako'y may kaibigan at siya'y nahihirapan. Handa na ba kayo lahat upang siya'y tulungan? Ang ibig natin, ang inyong awitin upang tayo sama-sama sa langit ng pag-asa. Ang hibig natin, inyong awitin. Ang hibig natin, inyong awitin. Ang hibig natin, we're back, all about safety with your T2J and Mr. Ero Suniga, the president of the Safety Organization of the Philippines Act, Inc. Eros, I call you Eros na lang, no? Yeah. Kasi magkasing edad lang tayo. Eh. Ano yung mga programa, no, ng SOPI na ginagawa ngayon para in relation sa safety? Sa kalaman po ng lahat, ang mandate po ng SOPI is Presidential Proclamation 115 does A, declaring 1967, the year 1967, and the year thereafter as Safety Accident Prevention Year. As such, every month is declared as a safety month. Say for example, January is slated for what? Orientation on all aspects of safety. And then February is air safety. And then we have March, alam niyo na yun, March. Fire prevention. Fire prevention month. Okay.
And involved then, na involved bang Sophie doon? Yes. We had i-explain ko sa inyo mami ako ng ano natin sa government. And then we have the next, yung ating pong construction safety in April. Mm-hmm. And then we have the road safety in May. And then we have May, June is, ano, it's June is road safety. Huh? Road so, safety is May. May. June is sea safety. Mm-hmm. And then July is campus or school safety. Mm-hmm. August is agricultural safety. May. And then September is health and sanitation safety. Okay. And then we have the October. This is all industrial safety month. Okay. Lahat ng industry sa buong Pilipinas. And mm-hmm. then November is environmental safety month. Mm-hmm. And December is home, vacation, and tawag dito, holiday safety months. Ang dami pala, oh, 20... So, yung po mandate namin, no? We have, kaya ang SOPE composed of 12 divisions. 12 divisions? Yes. So, every division is chaired by what? A mm-hmm. director in charge. Mm-hmm. So, marami pong ano dyan. So, ang nangyayari po, each safety month, meron tayong ginagawang parang celebration mm-hmm. of the safety month. Say for example, March, yun po ang fire safety month. So, mm-hmm. we partner with the Bureau of Fire Protection and DILG. Mm-hmm. May mga activities po tayo dyan. Mm-hmm. Selection of fire safety firefighters of the Philippines. Okay. Okay? Lahat nun po ng mga bombero, nag-ano tayo na at least 10 outstanding firefighters of the Philippines. Mm-hmm. Tapos fire safety practitioners as mm-hmm. required by the Republic Act 9514. Mm-hmm. And then, nag-ano rin po tayo ng mga, tawag dito, ng mga competition. Mm-hmm. As of now, we have already 10 in one. 10 events in one day. 10 events in one, 4 fire competition. 4 fire competition. Meron tayong school, meron tayong high-rise building, meron tayong village, meron tayong hospitals, meron tayong ano pa, yung mga iba't iba pa. So, 10 po yun. So, kung meron kayong competition, may mga contest. Sino yung mga contestant nyo dyan? Sino lahat mga sumasali dyan? Lahat po ng corporate, members at hindi members pwedeng sumali. Last year, we have about 108 participants, teams. Ang dami, ha? Okay. Doon po natin ano, sa Makati yan. Doon sa yung dating, ano to, yung racing, horse racing. Oh, yeah, yeah. Sa doon, Santa Ana. Doon tayo po sa Santa Ana na gano'n na mall na ngayon. Mm. Doon po kami na gano'n dyan. So, wala. 108. Nalalaman ko nung araw, contractor kami sa Pilipinas Shell. May tamang pagdala nung yes. fire hose. Tapos itatapon. Okay. Kusang ilalatag, umiikot yon, di ba? Ilalatag, ikakabit. Tapos dalawa yung nandun doon kasi malakas ang pressure, di ba po? Okay, yun na, po yung up the ladder. Kaya bata okay. pa tayo noon. Yun po yung fire. Yun ang activities namin sa fire. So doon naman po sa, ano, sa construction, meron kaming ano, erection and dismantling of scaffolds. Ah, meron kayong ganyan. So okay. yung mga... Gustong mga, kasi may certification po ngayon, yes, yung scaffolding eh. Kasama po doon pag nanalo, kasama certification. Ah, kasama na po. So, kailan po ngayon yan? April. April tapos per na. First Saturday of April palagi yan, taon-taon. Take note sa mga okay. nandiyan dyan na nakikinig na safety officers na wala pang scaffolding certification. Pupunta lang kayo sa SOPI. Sumali lang sila. Apo sa magkakaroon ng sila ng isang team tapos may assessor kami. May assessor na kayo. Galing sa test do rin. So NC2 na sila noon. Mag-NC2 sila pag na sila. Magaling, di ba? Meron ba pong bayad 'yon? 'Yun ang siyempre tinatanong lagi. Siyempre, may fee naman 'yan. Mm-hmm. Kasi yung fee ginagamit na natin sa pagkain ng mga nagtuturo, umpires, mga judges. Mm-hmm. Siyempre, pag wala 'yun, wala naman tayong bang Po, wala hindi naman po pwedeng gratis lahat. Siyempre, yung pagturo nila, siyempre, yung nga papakainin niyo sila, may venue, babayaran din yung venue at yung pamasahe ng mga tao na pupunta ron. Makakainin natin yan maghapon. Pero maganda yung sinabi nyo ngayon, ha? Ang SOPI ay involved sa construction para magkaroon yes. itong mga ordinaryong tao na magkaroon ng scaffolding certificates. No?
on that line, ano pa po yung meron kayong TESDA courses? Kasama doon yung ating yun, yung dito welding safety. Ah, meron din yung welding. Meron electrical installation safety. Aha. Yan ang tapag natin Safety Olympics, Construction Safety Olympics. In conjunction with TESDA uli din po? Yes. Lahat po yun na kasama natin ng TESDA sa pag ano. Sayang ano, kung bata-bata. Tapos, pag natapos tayo doon, ang katapusan ng buwan, isang conference naman doon. Bawat ano activity, meron kaming conference or convention. Mm. Construction. Actually, yung construction natin, umabot na sa, katatapos lang yung 9th year. Mm. Ngayon, sa next year, 10th year na. Isang dekada na rin. Dapat ma-attend tayo lagi dyan na Samantha, tsaka si Charm at Diana, tsaka si Pam, no? Yung fire po, 50 years na rin. Golden na rin. Maganda ho eh, no? Kasi para sa mga nandiyan na safety officer na kailangan nyo magmembro ng organisasyon ng ito, no? Ang SOPI, napakarami nilang mabibigay sa inyong karunungan, matutulungan kayong ma-enhance yung inyong knowledge sa safety pag kayo po ay nagmembro ng organisasyon. Tama po ba? Opo, lahat po yan. So pagdating naman po na tapos natin ng construction, susunod namin May, yung po ay road safety. O, lahat po ng mga ano may kaano sa pangkaligtasan sa daan, kasama po rito LTFRB, LTO, MMDA, DPWH, ano pa lahat, basta lahat po kasama yan. Yan ang pinakamalaming ano namin. So tuwing ano po 'yan, May? Tuwing May, no, kasama okay. lang, no, kasi mahalaga yung road safety at tapos safety. Ang maganda sa inyo, kasama niyo na yung related government agency concern. Kami po ang ano partner ng gobyerno, ang non-government organization, partner ng government organization. Mm. Tuwing inaano natin yung mga 'yan. Tuwing Sabado din po 'yon, ang pumipili kayo ng Sabado, ganun. Hindi, yung mga competition tuwing first Saturday of the month yan. Pero pagdating po sa conference, end of the month. End of the month, yes. Ayun, dapat maano tayo. So puputulin ko lang po yan na Sir Eros, ha, pero gagawa ulit tayo ng konting hanap buhay. No? So kung nangangailangan po talaga yun ng mga sturdy doors, ano, yung mga kumpanya nandiyan dyan na nakikinig po sa amin, lalo na yung mga safety engineers na nasa mga food industry, no? Kailangan niyo po ng mga hygienic doors, no, para po sa mga pharmaceutical, hospital, personal care products ang inyong kinikerryo sa mga semicon na meron na silang clean room environment, ano? And you feel that these doors are very heavy, sagging, heavy to open, rusty and ugly. Meron po ang Dorflex na hygienic doors. Isa na po ay lightweight, would not sag, impressive looking, and it closes sigurado every time, moisture resistant and with microbial properties. Kaya po, call on 842-2654 Dorflex po kila Engineer Ramon Ang. At pag meron naman po kayong lifting, rigging, crating, transport requirements, call on JLF Project International Inc. 862-4995 0917-862-4995. Ito po na naman isang Juan de la Cruz band. Let's all listen to the song. Ayaw mong buluhan,
ng batang nahihirapan. Ba alam na siya ay tao na kagaya mo. We're back on air, all about safety with Tito J and of course our special guest, Mr. Eros of Suniga of SOPI. By the way, thank you for listening to one of our favorite guests here, si Engineer Francis Guevara, and more power ke Engineer Nanding Guevara. And also, I would like to congratulate the, I think it would be the inauguration of Pax Auto Service or Euroshop of Rolando Rolly Pacolaba. Pag meron po kayong Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Audi, any European car, anyway, medyo meron din po siya basta high-end, ano? Ito po inyong tawagan na Pax Auto Service ni Rolando Pacolaba. Sir, let's be back again on air. Yung natigil po tayo sa May. May, no? Ano po susunod naman na programa po ng susunod dyan sa June, yung C-Safety. Yung po ay medyo on the ano ngayon na binubuhay namin. Kasi natigil yan on the 5th na taon. Natigil yan. So, yes. Baka next year pwede na buhayin ulit. Maritime safety. Ah, marami po okay. Yan. Anong malaking... Malaki po yan. Malaking, tingin ko lang, pagkasabi nyo nang yan. Kasi ang dami po natin seafarer eh. Kaya nga. So, we want to initiate again at least a conference for safety for maritime. Kasama na po yung commercial at saka yung government vessels. Pati yung mga Philippine Navy, sabi, Coast Guard, mga ganyan. Coast Guard. So, may programa kayong gagawa niya, no? So, opo. Ngayon ba po, yung meron ako kasing na balita yung mga seafarers training school, kailangan na rin mag-undergo ng safety training. Yes, meron tayong MOS, tawag nila. MOS is Maritime Occupational Safety and Health. Meron na silang training na. Pero siguro, mas mahal yun kaysa sa BOS at COS. Hindi naman, kasi nakapasok na yung iba doon sa basic safety. So, yung dating SOLAS. Okay. Ang tawag nila ngayon doon is basic safety. So, inincorporate yung
MOS, yung Maritime Occupational Safety Nurse. Okay. So, ang training nila is one day na lang, in addition dun sa basic. One day na lang? Yes. Ayan, ha? So, mga mag-ano ng seafarer, swerte kayo na nalalaman nyo inyong gagawin na landi dito si Mr. Suniga. Susunod po, pagkatapos po. Susunod po na ng, ano, ng June, July na. Yun po yung campus or school safety. Pangkaligtasan sa eskwelahan. Ay, nako. Magandang maganda rin po yan. So, you were mentioning a little while ago, galing ho kayo ng Lasal? Or meron kaming national 7th National School Safety Conference na inano sa Lasal noon Wednesday. Mm-hmm. That is September 25. And we have about more than 120 attendees now from all over the Philippines. Kasama na po yung mga universities, colleges, government po at saka private. So, ang ginagawa ng SOPI dyan, nagtuturo ba o nakikikoordinate? Hindi. Nag-ano tayo ng new mga trends in safety sa school. Mm-hmm. Like kasama po yung mga cyberbullying. Kasama na po yun. Very, very ano. Medyo, relevant po ngayon yan. No? Relevant po lahat yun. Yung coordination of the school with the police for the safety of their students, yung mga to prevent like theft, robbery, kasama po lahat yun. Sabi nyo nga, so, cyberbullying, you know? Security and safety. Cyberbullying by use of social media. Yun naman po yung ano doon. Mm-hmm. Tapos yung nag-ano rin tayo ng subject ng data privacy law. Okay. So lahat po yun yung diniscuss doon. What are the new trends in school? Kung nalalaman, kung naalala nyo, yung mga traditional na ano, yung mga history ng mga Spanish, yung ano, nawawala na, di ba? Aba. Okay, because ano reason doon? Kasi we are facing the technology. So, hinahandaan natin yung estudyante sa future. Biro nyo, ang kala ko kasi pagka nakagraduate ka, tsaka nyo iaano yung safety, pero you starting it young ba po? Ganyan, yes. Supposedly, safety should be inculcated in the young ones. Uh-huh. Doon po nagsisimula yung ano eh. Pag-aaral ng mga bata, curiosity. Mm-hmm. Kung natatandaan mo ngayon, ang bata hindi na marunong ano, mag-cross ng daan. Okay. Hindi nila alam kung paano mag-cross. Yung titingin sila sa kaliwa, sa kanan, sa kaliwa uli, pag-clear, saka lang sila daano. Correct. Tama ko yung sinabi nyo yan. No? Maraming... Pero ngayon, wala na. Dire-diretso. Dire-diretso sila. May cellphone pa. They are not anticipating that there are hazards coming in, di ba? So, yun, tinuturo natin sa kanila yon lahat. And then sana, sabi nga natin, mailagay na sa curriculum yung road safety. Okay, kasi talagang nakaano na eh, very timely, di ba? These young kids, no, minsan na bababa sa tricycle, no? Tatakbo agad. Tatakbo agad yun. Wala man lang safety na nakikita. Walang tingin. Ano dapat itong gawin? Ulitin nyo nga po yan para sa mga mga magulang. At sila naman may turo nila sa anak natin. Turuan nila yung mga anak nila na bago tumawid ng daan, tumingin muna sa kaliwa. Mm-hmm. Tumingin sa kanan. Okay. Tumingin uli sa kaliwa. Kung clear, saka lang pagkukross ng daan. So, dalawang beses po kayo dalawang titingin. Dalawang, babalik ka dun sa ano eh. Kasi... Yun ang dito manggagaling dito, yung ano eh. Nandito yung danger sa kaliwa eh. Sa kaliwa. So ayan, to make sure, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, at balikan muli. Balikan baka muli. Mamaya meron na. Meron na. Nakita niyo po ha, dito sa mga nakikinig po sa akin, maski ano na, dito lang sa All About Safety nyo, napakinggan yung ganyan pong procedure. Na maski po ako, minsan nakakalimutan ko dahil ang dami tayong problema eh. Tayo nga mga nasa safety rin, kailangan natin mag-continuous ang pag-aaral natin. Tama po ba? Maganda po. So, sige po, pagpatuloy niyo po. Tapos na tayo sa school. Ang susunod natin ay ano, agriculture. Opo. Bakit naman po kailangan sa agriculture ang safety? Safety po ng pagkain natin. Ah, I see. From okay, the farm to the market to the consumers. Alright. Yun po kailangan natin. So dahil diyan na lumabas po yung Food Safety Act of 2013. Mm-hmm. Oh, na talagang dapat yung food na kinakain natin ay punong-puno na sustansya. Okay. Yun po ang board natin. So it would be already our 6th, ano, Agriculture Safety Conference. Mm-hmm. Minsan inaano natin sa Mindanao, minsan Baguio or Pangasinan.
Yun ang ating mga ano sa pinupuntahan. So doon tayo nag-aano ng conference. Kung saan po yung mga yung parang granary ba? Grand rice granary ba? So may programa pala ang SOPI na napili yung lugar Pangasinan. Inaano namin yan sa sa ATI Agriculture Training Institute ng Agriculture Department. So kailangan talagang bigyan kayo ng pondo ng gobyernong ito dahil hindi naman ho kayo makakapunta doon na nag-jogging lang kayo magmula Maynila hanggang Pangasinan. Nag-allocate sila ng kanilang pondo kasi hindi naman pwedeng ibigay sa private because we are not covered by COA. Alam mo naman yung kailangan nila. So meron pa rin yung mga ganyan na mahirap. Marami pong agriculture. Sige po. So after ng agriculture, meron tayong September is health and sanitation. Mm-hmm. Ang mga target naman natin dyan, hotel and restaurants, lahat po nagpo-produce ng mga pagkain sa yung safety ng ating mga waiters, ng mga lahat kompleto po yan. Sa ating mga tawag dito, sa may ayong mga Palang Boracay, mga resorts, no? Mga resort. Tsaka siyempre, yung mga waiter, nag-undergo rin yung kailangan ng mga... May basic safety sila dapat. Physically fit food. Sila. Wala silang TB, wala silang hepatitis. Marami po. Hindi ba yung talagang nasa buhay natin? No? Ang tingin kasi namin na mga nasa construction o nasa services lang, yun lang dun dapat. Lang. Pero pag tinignan nyo, ang daming sinabi ni Boss Eros dito na marami tayong dapat sundan. Doon lang po sa kusina, marami pong mga safety na ginagawa. Katulad ng color coding sa kutsilyo. Mm-hmm. Kailangan iba yung sa karne, iba ganin, yung sa ganin po, may color iba, coding pa po sa kutsilyo? Opo. Tapos yung iba rin pong gagamitin mong yung sangkalan. Iba rin yung sa karne, iba yung sa gulay. Iba rin po yung sa Ganun pala. Yun. May maliit po akong restaurant eh. Di ba? Dapat pala, yan ang aking dapat ma-train sa tao natin, no? Na may kanya-kanyang color-coded ng, ulitin ko, color-coded lahat ng kutsilyo. Iba yung chopping board o sangkalan sa karne, sa isda, sa isda at sa vegetables. Bakit po? Kasi nagkakaroon ng contamination. Ayun, pag nagkaroon ng contamination, germs would lead in. Yan na. At unsafe na siyang kainin. Naging poisonous na yun. Magkakaroon ng food poisoning. Ayun pala po. No? So marami pong dapat matutunan. Napakarami, pero ang galing ni Bossing. So. Pero bago po tayong pagpatuloy, gagawa alauna 45 na po. It's 1:45 in the afternoon. At this program is brought to you by Dorflex. They have a Tiger loading dock system or dock levers made of steel and stainless steel, dock shelters that could be retractable or inflatable. Dock doors are fully insulated. So if you want such kind of locks that are trigger locking systems, call on Dorflex at 02-842-2654 or there at www.x.com.ph for your rigging, crating, transport, and handling needs, either by crane, by forklift, like jacks and rollers, call on JLF Project International Inc. Let's all listen to the song.
We're back, all about safety, to D2J, and also the President of Safety Organization of the Philippines, Eros Zuniga. Sir, saan ba tayo naitikin? Patuloy na naman po. September, so October na tayo. Apo, October, October na po tayo. Is Industrial Safety Month. No? Mm. Ngayon, ito po yung lista ng lahat ng industry safety. Mm. Apo. Okay, ito rin po ang pinakamalaking ano natin, conference. Pero sa ngayon, inurong ho natin sa November 28 and 29. Yung po yung 52nd National Industrial Safety Conference. Mm. Sa Novotel Hotel. Sa Novotel. November 28-29. Mm. Okay. So ano mga activities dito? Mm. Yung kami po ay nagbibigay ano, no lost time na mga awards sa lahat po ng kumpanya. Ah. Pero mag-a-apply po kayo sa amin. Wala pong bayad ng application. Mm-hmm. You just submit us your documents na talagang yon ay nakakuha kayo ng ganon or how many hours with kahit la let's say yes. 20 lang ang empleyado nito, 30 oh, basta ang ano mo dyan, may perfect safety record kami. Mm. Sa isang taon meron kaming 1 million, merong 7 million, mm-hmm, merong 10 million at meron 25 million. 25 million namin yung presidential award. Meron na po bang naka 95 million? Wala pa, pero 25 million above meron na. Meron na kaming dalawang ano, Shell at saka yung Filipina Shell. Oo, at saka yung isa, yung sa Baguio. Yung IT Texas company. Instrument. Yes, Texas Instrument. Congratulations, so, Filipina Shell and Texas Instrument. So ngayon po open na po lahat, pwede na kayo mag-submit. Pero mm-hmm, yung ating ano conference would be November 28 and 29 sa Novotel mm-hmm Hotel sa Cubao. Mm-hmm. Okay. Yun po yung ano. And last but not least, yung ating pong December, yun mm-hmm po yung, ano yun, yung ating pong holidays, di ba? Mm-hmm. Okay, so dito ang safety naman ng ano. Yung mga nagbabakasyon, pupunta mga ng Boracay. Lahat po yun, at mm-hmm saka yung nagpapaputok, nag-ano, lahat yun. Lahat ay, nga pala po, nung daming nangyayaring aksidente sa araw ng mas holiday. Mas marami sunog po doon. Ah, opo. December, compared sa ano. Mm-hmm. Kaya yun po tinitingnan natin. Gumagamit ng mga, yun, sabi nga natin, mga peking Christmas lights. Wala, ah, okay. Na, ano, nasusunog. Nasusunog no? Sila doon. Yun ang problema doon. So kumuha lang kayo dapat sa merong, kung abroad dyan, ICC, kung dito sa ano, dito po sa ating DTI, Euro so, Product so, DPS. So, ang SOPI po, in conjunction with DTI, nagkakondak din doon seminar doon sa DTI? Ah, hindi po. Katuwang namin ang DTI. Katuwang nyo? Sa paggawa ng mga standards. Mm. Sali so, po tayo sa technical committee. Okay. Sa nagagawa ng mga standards. Halimbawa, yung mga products like fire extinguishers, o ano, kasama po tayo sa technical committee. Ayun. So kasi hindi sila technical yung mga iba doon. Mga ang SOPI ang technical doon sa safety, nakikipag-ugnayan po sila sa inyo para sa meeting, wag magkaroon ng sakuna. Kasama po kami palagi sa pag-determine kung okay yung linalabas. Ganun din po sa DOE. Yung mga ano, Department of Energy. Yung standards nila. Kasama rin po ang SOPI sa gumagawa ng mga standards nila. Halimbawa yung tanki na ano ng gasolina. Mm-hmm. Ano ba yan? Sa ilalim, sa ibabaw, anong kailangan mga kailangan. So, binanggit ni Boss Eros, no? From January to December is a SOPI event.
Meron po lagi. Ibentong hatin lahat yan. Oh. Ang Sopi po ay sumusuporta lang ang gobyerno. Pero, Boss Eros, I hate to say this, alam nyo na po. Yeah. We have only 7 minutes on air. So, bibigay po sa inyo bumbo at sabi nyo po yung mga programa pa dyan sa Sopi na hindi nyo po nasasabi pa. Ibitay nyo po at yung mga babatiin pong mga colleagues nyo, mahal sa buhay. Sige po, sa inyo na po. Una, kasama po sa anniversary ko, sa anniversary natin ngayon, 60 mm-hmm. years, meron tayong golf tournament, itong a drive for safety, mm-hmm. doon po sa Nichols, mm-hmm. Okay? Mm-hmm. Yung 7. So mm-hmm. lahat ng Golf Institute ay medyo tahan mm-hmm. namin kung sumali. Mm-hmm. Iniimbitahan po natin yung ating Secretary of Labor. Si Director Binag, maganda nga po, mag-golf kasama sa Sopi. Pati po si Secretary. Si Secretary Sylvester Bello. Opo. Iimbitahan natin sila para sumali sa golf tournament ng Sopi. Sige po. So sa lahat po ng mga direktor ng Sopi, salamat po sa inyong lahat sa pagtulong din para mm-hmm. makita natin kung saan ang Sopi ngayon. Sana po hindi kayo magsawang tumulong uli. Sa lahat po ng members, tulungan niyo po kami. Mm-hmm. Ito po ay para sa pagkaligtasan ng lahat. Okay. So, sa lahat-lahat po, sa inyo sir, salamat din sa pag-imbita sa akin. Always at least, at your service, na i-impart natin sa kanila anong kahalagahan ng pangkaligtasan sa tao. Isang maraming salamat po. Maraming salamat po, Boss Eros. At papasalamatan din na yung ating mga naging guests, si mga madalas dito, sila Engineer Michael Argeles ng EI, si Engineer Larry Cyril po ng LabSpeak, si Engineer Nanding Ramos ng Pepsi Cola, ang bagong halal po na ASPI President, si Engineer Jojo Dimaano, at lahat po ng mga membro dyan ng ASPI. At binabati ko rin po yung mga nandiyan dyan po sa BDO Dasmariñas B, sila Raymart Garil, si Archie Soveras, at mga nakikinig po sa akin, ang aking pong mga magulang na si Cesar at ang kanyang magandang asawa na si Purita, at ang mga kapatid ko pong si Bobby at si Vincent, ang aking pong asawa na si Pam, anak na si natatawa yung aking mga kasamahan dito. Ano tayo, takusa tayo. Si Samantha, si Samantha, si Isabel, si Julian at si Jolo, mga trabahador ng JLE Project International Inc. At again, kung meron nga kayo mga ito, si Boss Joel Elo na naging guest natin dito ng PME, alam ko naka high-end car ka rin. Pag nagka-problema ka, dalin mo yan doon sa Euroshop. Now managed by Pax Auto Service ni Mr. Rolando Pacolaba. The best po, guarantee ng work. Masasabi ko, pwede kayong magmatulin sa Skyway, hindi kayo mapupunta kayo ng Baguio. Yan po ang Pax Auto Service. At ang iba po nating... Bibili na daw ng bagong sasakyan. Pabibili ka sir ng mga bagong sasakyan. Si La Charm, si Diane, si Ethel, at again, si Jojo Ortiz ng The Park. If you're looking for this vacation, di ba? Meron silang mga inflatable office doon. Not really offices, but what you call it? Mga rooms, no? That have kitchen, sleeping quarters. These are made of inflatables. The Park po, dyan sa may Silang Cavite. At kung kailangan nyo rin po ng, iano na rin natin, si Engineer Larry Cyril, LabSpeak, pagka meron po siyang seminar, sa pa-seminar dyan sa October, sila po yung mga leading STOs, marami po yun, mga kaibigan lahat po natin yan. Si, sino pa ba? Anyways, at talagang, ito si Jay Ferrer, nagsasabi sa inyong, always be safe, always try to, ito po, natutuhan natin. Bago po kayo tumawid, look at the left and look at the right. Again, make a second look to the left because the incoming hazard is there. This is